ang planong itayo para tugunan ang patuloy na pagtaas ng demand sa tubig. Kabilang dyan ang Kaliwa Dam sa Infanta General Nacar sa Quezon at ang Liban Dam sa Tanay sa Rizal. Pero inaalmahan ng ilang grupo ang proyekto. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Nagpapala po ang Haribon Foundation sa masamang epekto ng pagtatayo daw nitong Kaliwa Dam doon sa environment. At ayon din sa Haribon Foundation ay maapektuhan ang mga komunidad na nakatira malapit doon sa dam. At yan nga po yung mga katutubong dumagat. Sa gitna ng krisis sa tubig na nararanasan sa ilang bahagi ng Metro Manila at karating lugar, sinasabing kailangan na talaga magkaroon ng panibagong water source lalo't patuloy na tumataas ang demand sa tubig. Ayon sa MWSS, isa dito ang pagtatayo ng Kaliwa Dam sa Infanta at General Nacar sa Quezon na ilang dekada ng pinag-aaralan. Ayon sa Manila Water Works and Sewerage System o MWSS, umuusad na ngayon ang proseso para dito. On Kaliwa Dam, MWSS is calling on DNR for the approval of the ECC so as to commence the construction of the 600 million liters per day water project targeted for completion in 2023. Itatayo ang Kaliwa Dam sa pamamagitan ng utang mula sa China na nakakahalaga ng 18.72 billion pesos. Ang contractor, ang Chinese company na China Energy Engineering Corporation. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, hindi pa agad masisimula ng construction ng dam. Wala pa raw itong application para sa Environmental Compliance Certificate na requirement bago maitayo ang dam. Hanggang sa kasalukuyan ay wala naman silang naisasubmit. Kung kaya't technically, if you'll talk about the application, wala kaming hawak kahit na anumang application tungkol sa dam. Pero may mga tutol sa proyekto. Isa na ang katutubong dumagat sa Rizal at Quezon na itinuturing na ancestral domain ang sasakupin ng dam. Tiniyak naman ni Velasco na magsasagawa sila ng dialogue. Kailangan silang mapapayag bago mabigyan ng Kaliwa Dam ng clearance mula sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Tutol din sa proyekto ang Haribon Foundation, isang non-government organization na nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Masisira daw kasi ang bahagi ng bundok ng Sierra Madre, ang pinakamalaking rainforest sa bansa. Matagal na raw itong idineklarang Forest Reserve, National Park at Wildlife Sanctuary. Tirahan din ito ng Philippine Eagle at iba pang hayop. Bukod sa Kaliwa Dam, may mas malaki pang dam na binabalak itayo, ang kakambal nitong Laiban Dam sa Tanay Rizal. Ang tinatawag ng MWSS na New Centennial Water Source na pagmumula ng short at long-term water supply para sa Metro Manila at karating lugar. Check namin yung website ng MWSS about the project. Pinakita nila yung part ng Kaliwa Dam. So in-overlay namin yun, yung Daraitan or Barangay Daraitan, may mga communities. So, yun yung direct communities na maapektuhan. So, yung mga bahayan dito banda sa Daraitan ang malulubog. Dahil mahalaga din naman ang tubig para sa Metro Manila, ito ang panukala ng Haribon. Ang sinasuggest namin para at least maging continuous yung water source ng Metro Manila ay i-restore yung existing watersheds. Planting of trees. So, minimaintain mo or ine-enhance mo yung soil integrity. Jessica, nakausap din natin kanina no, yung NCIP at ang sinasabi nila ay nagsasagawa na sila ng consultation doon sa mga katutubong dumagat na maaaring maapektuhan ito. Jessica? Mm-hmm. Sandra, paano ba yan? Kasi kailangan ng mapagkukunan ng tubig. No? At simulan pa noon, alam ko na pag-uusapan na itong Kaliwa Dam na bagong source. Kasi yun nga ang problem ngayon eh, through the years, decades ang binibilang, walang, bukod sa dati ng pinagkukunan, Marcos time pa raw itong mga water sources natin ngayon eh. From that time, wala pa raw naiisip na bagong water source for Metro Manila. Kaya nasa crisis tayo ngayon. At itong Kaliwa Dam, yan ang matagal nang napag-uusapan na solusyon sa problema sa tubig. Yes, Jessica, yung sinasabi nga ng MWSS, ganun nga, no? Bagamat nasa table na siya, kumbaga siya'y pinag-aralan na noong 40 to 50 years ago, ay sinasabi nila na hindi siya talaga umusad, no? Nagkaroon ng
feasibility study, pero hindi siya umusad ng mahabang panahon. Nung nakarang administrasyon, nabuhay muli yung usapin na ito at napag-usapan nga na ito'y gagawin na under the PPP, no, yung public-private partnership, pero hindi rin ito natuloy. At this time, sa administrasyon na ito, ang sinasabi sa atin ng MWSS, si Gerald Velasco, ay talagang itutuloy nila ito dahil sabi pa nga niya, binigyan daw siya, no, ng power of attorney ng Pangulo na pumirma, no, sa mga papasukin na agreement at pati na rin daw sa funding nitong gagawing proyekto na ito, Jessica. Mm. Another question, Sandra. Paano napunta ang proyektong ito sa China? Nagkaroon ba ng bidding ito? Jessica, ang alam natin, noong nakaraang administration, PPP ito, so yan yung dadaan sa mga prosesong gano'n, ano, bago papunta sa isang private contractor. Pero this time, ito kasi ay naging ODA na, kumbaga. At ibig sabihin, ito ay loan mula sa China. Ang sinasabi, 85% yung pondo mula sa China at 15% yung sa Pilipinas. At ito ay inaprubahan ng NEDA at gagawin nga po ng isang kumpanya, state company mula sa China. Jessica? Mm. So itong makukuhang tubig dito, Sandra, as of now, no, ano ang estimate nila? Mapupunan ba nito yung kasalukuyang kakulangan plus syempre yung water supply pa na kakailanganin in the future? Mm-mm. Jessica, ang sinasabi nilang estimate na maaring maiproduce nito ng tubig kung nag-ooperate na siya fully ay 500 million liters per day. At ang yan ay labis na labis do sa present na kakulangan ngayon. However, sa 2023 pa siya inaasahang matatapos. At ang sinasabi rin sa atin na Haribon Foundation, Jessica, yun daw Kaliwa Dam Project ay kukuha ng tubig sa isa pang mas malaking dam at ito nga yung sinasabing Laiban Dam na hindi pa man ginagawa, parang proposal pa rin siya sa ngayon. So kumbaga, kaya dun sa pinapakitang map kanina, no, dun sa report, ayan, yung may maliit na portion, makikita mo yung Kaliwa Dam, pero yung bigger portion na may mas marami pang tubig, yun yung Laiban Dam na pagmumula ng bulto ng tubig. Yun ang hindi pa tinatayo. Ganun pa man, sinasabi, stand alone, maaari daw mag-operate na rin tong dam na to upon completion sa 2023. Jessica? In the meantime, 4 years from now pa, makukumpleto yung dam na yan. Eh ngayon, kalbaryo, araw-araw, krisis sa tubig ang dinaranas ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.